Hi guys! For today's video, ituro ko sa inyo kung paano pumunta ng Taytay Jungle. Unang-una, syempre, you can always bring your own car. Isusearch nyo lang siya sa Waze, Taytay Jungle or Club Manila East. Kung magtatanong, yes, may parking po sa Taytay Jungle. Actually, marami-rami naman ako nakitang may parking sa bungad at sa mga likod. Kailangan nyo lang talaga maghanap. So, sa pagko-commute, pwede kayong mag-bus and pwede kayong mag-LRT and then UV. So, sa bus, sasakay kayo sa may Recto, sa may Isetan, biyaheng Taytay. Ang bus is usually G-liner, pero meron din ibang bus na bumabiyahe pa Taytay. So, ang pamasahe is 5250. So, based on my experience, nung unang-unang punta ko sa Taytay, inabot kasi ako dun ng traffic, as in 3 hours ata yung biyahe ko. So, parang nadala na ako. So, every time na magtataytay ako, hindi na ako nagbabas. Kayo, depende sa inyo if mas affordable kayo na magbus or mas para sa inyo mas mabilis. Kasi kapag bus, point to point, pag sakay nyo sa Recto, bababa na kayo mismo sa tapat ng Taytay Jungle. At like sa LRT and then UV, dalawang salin ka pa. So ako, pag pupunta ako ng Taytay, ang sinasakyan ko is LRT and then UV. So, last Saturday, nagpunta kami doon. Nag-vlog ako that time. Papakita ko sa inyo kung paano ba at kung saan sumasakay papuntang Taytay Jungle via LRT and then UV. So, watch this! So, andito kami ngayon sa Recto Station and papuntang Taytay. Sa mga taga Manila, kayo mag-start sa Recto Station. First station tong Recto and then last station yung Santolan. So, pagpupunta kayo ng Taytay, dulo-dulo yung ano nyo, ruta. So, nandito na kami ngayon sa Santolan Station. Maulan. Paglabas nyo ng Santolan Station, kaliwa kayo. Ito yun. Tapos, dire-diretsuhin nyo lang yan. Diretsuhin nyo lang yun pagkakaliwa. Tapos, andun na yung mga sakaya ng UV. So, yung sakaya ng UV, dalawa yung pwede nyong sakyan. Isa, paangono. Yun, diretso na yun sa Taytay Jungle. Bababa na kayo mismo sa Taytay Jungle. Kaso, konti lang ata yung van na bumabiyahe. Last time, sobrang matatagalan pa. Sayang yung oras. So, ang ginawa namin, sumakay kami ng UV, patikling. So, first time din namin yun. So, ang ginawa lang namin is nag-UV to tikling. Tapos, nag-Waze kung saan kami bababa. Tapos, sumakay kami ng jeep pa-SM Taytay. Tapos yun, sa Tsangi na kami bababa. So, yun, two ways yung pwede nyong sakyan. Plan A, plan B kapag hindi pwede yung kapag kulang yung isa. So, eto na yung mga UV. UV tsaka jeepney. Ito yung sakayan patikling. Sa Tsangian. Ayan mo SM Taytay. Pa SM, pa Taytay Tsangge. Eto merong biyahe pa diretso Taytay Tsangge. I don't think narinig niyo na yung boses niya sa prank ko. Hi! Siya yung ano? Ano yung sinabi mo sa prank call? Si Abby. Si Abby. Hey, i-shoutout mo naman si Bena. Hi, Bena! Bumibili sila ng pangbahay.
Anong pasilyo mo, ate? Sa Bagti. Malapit sila sa ano, food court. Mga blouses for bigger figures. 170. Anong pasilyo mo, ate? Pasilyo to ng Bagti Phase 2, no? Yan. Ayan, 805. Mga formal dress. From Taytay Tiangge, uuwing Manila, ganun din, two ways ulit. Bus na sinasakyan nyo sa Recto papuntang Taytay Tiangge, meron din siyang biyahe pabalik, which is tatawid lang kayo para sumakay ng same bus, same biyahe. Ang nakalagay naman is Quiapo. So, bababa kayo doon, pwede rin kayo bumaba sa Recto, pwede kayo bumaba sa Legarda, so depende na yun sa inyo. So, suggest ko pala is gumamit kayo ng Waze if hindi nyo kabisado yung place na pupuntahan nyo and nagko-commute kayo, gumamit kayo ng Google Maps or Waze para malaman nyo kung tama ba yung tinatahak nyo, kung papalapit ba dun sa pinupuntahan nyo. So, yun. Ako usually pag kapag hindi ako familiar sa place and if hindi ako familiar sa sinakyan kong bus or jeep, nagwe-Waze ako or nag-Google Maps. Kaya mag-bus pa uwi, pwede rin kayong mag-LRT ulit. Pero, di ba papunta, nag-LRT and then nag-UV. Pa uwi, it's either UV or jeep and then LRT. Pa ako nakapag-UV and then LRT pa uwi. Usually jeep lang kasi, ewan, hindi ako siguro nakaka-tempo. Pero, ang biyahe is Cubao, which is nasa vlog. So, pagkatawid namin, gaabang kami ng FX pa Cubao. And then, ang baba namin is sa LRT na sa Santolan. Tapos, recto ulit para mabilis. Sobrang naba na kami ng jeep. Sobrang traffic. As in, sobra. More than 1 hour kami din sa jeep. Bali, bababa kayo dito sa kabilang side ng LRT. So, akyat pa kayo ng footbridge. LRT is 24 pesos using BIP card. V is 50 pesos from Santolan to Taytay Palengke or Taytay. And yung jeep pauwi from Taytay Tiangge to Santolan is 21 pesos. Okay ng tip sa pamimili nyo sa Taytay Tiangge. So, sa mga hindi pa nakakaalam, may wholesale po sa Taytay Tiangge. Ang wholesale nila is 3 pieces. Usually, ang wholesale nila is less 10 pesos lang from retail. Okay ng comfortable shoes kasi puro lakad. Comfortable shirt kasi mainit doon. Ako, I wear leggings kasi kapag umibili ako ng pants, nasusukat ko siya doon. Ako, I usually bring backpack. Kasi hindi ko na siya pinapa-plastic, tapos pasok lang ako ng pasok sa backpack. Yung plastic na lalagyan ng damit pag bumili ka, yung parang plastic sa palengke. So, sa dami mong binili, maiipon lang yung plastic, so parang sayang. So, mag-recycle ka na lang ng eco bag or magdala ka na lang ng bag para rin hindi mahirap bitbitin. Kasi kapag puro small plastics, tapos bitbit mo, ang hassle, paminsan pagkukuha ka ng pera, ganun. Tapos yun, isa pa palang tip. Ako kasi, nagsiset ako ng budget pag pupunta ako ng Taytay. So, let's say, kunwari, 2,000 lang, 3,500 or 3,000 lang. Pupunta ako ng Taytay, yun lang yung dala ko. Nakaseparate siya sa wallet ko na ginagamit ko everyday. Hindi na ako nagdadala ng ATM, hindi ako nagdadala ng kung ano-ano. Cash lang. Kasama na lahat doon, pamasahe, pagkain, or what.
So yun, kasi para maiwasan yung mag-overspend kasi sobrang daming mabibili doon and mura. Pansin ko lang is compare sa last taytay ko, which is March ata, mas mura siya nung March. Parang feeling ko kasi nagmahal na siya ngayon. Buti pa siya nagmamahal, char. Mas nagmahal sila ngayon. Kasi meron akong mga nabili na same item, iba lang yung kulay, pero mas nagmahal siya ng 20, ganyan. And then, mas marami akong nakitang 4 plus sizes ngayon. And pansin ko lang sa Bagpi, hindi lahat ng tindahan sumusunod sa schedule. So parang choice ng tindera or yung may pwesto kung ano oras sila magsasara. So yun, ako kasi usually, sa Bagpi ako unang nagpupunta, no? Sa Bagpi ako, lagi unang dumediretso kasi parang yung mga latest or yung mga gusto ko, laging meron doon. Pero lately, parang ang konti na ng bukas pag Sabado, usually Saturday lang ako free. So yun, halos pare-pareho lang yung tinda sa Changi. Kumbaga may makikita ka sa Bagpi na meron din sa TMT, meron ka makikita sa Bagpi na meron din sa Igpay. So punta na tayo sa schedule. So may mga na-video ako na schedule pero hindi lahat kasi ng Changi may naka-post na schedule. So ipo-post ko na lang siya dito. For me, wag na kayong mag-base sa schedule ng mga Changi kasi hindi rin sila lahat sumusunod. So, kung anong oras kung gusto pumunta, for sure, marami kang makikita kasi ang daming Changi doon. For sure, may mga similars doon na mga na tinda at yun yung hanap mo. Sobrang sikat kasi ng Bagpi talaga eh, as in. So, alam ko, yun din yung iniintay nyo or what. So, yun lang, suggest ko lang na wag na kayo sumunod sa schedule. Pero sa mga naghahanap, at least, diba, may sabi nila, ang bagsakan is Thursday night. So, hindi ko pa natatry na mag-tay-tay ng Thursday night kung gaano ba kalaki yung difference ng presyo. Sabi rin nila na Thursday naglalabas ng bago, yung mga bagong tahe, bagong design, ganun. So, yon basically, lagi akong magtatay-tay talaga. Kasi mura. Actually, hindi na akong bumibili sa mall eh. Sa taytay na lang talaga. Kasi nakakahinayang. Parang, dun din, feeling ko dun din galing yung mga binibenta sa mall. Tapos, makikita mo, same lang din naman yung quality, same lang din yung design. Tapos, ang mahal-mahal sa mall. So, yun lang yung ma-share ko sa aking taytay Changi experience. So, sana abangan nyo yung aking taytay Changi haul. And sana nakatulong tong video na ito sa inyo. So if you like this video, don't forget to hit the like button, share, and subscribe to my channel. Bye!